Hello guys, welcome to my channel. My name is Ems. So today po ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa salamin. So marami po sa atin hindi alam kung paano gamitin ang salamin. Ang salamin ay ginagamit nila bilang tingnan ang sarili nila kung sila ba ay maayos, ang kanilang pananamit ay maayos ba. So ganyan lang po ang paggamit nila sa salamin. Hindi nila alam na ang salamin po na yan ay dapat nating pag-ingatan. Sapagkat kapag tayo ay nagkamali sa paggamit ng salamin na yan, maaaring tayo po ay malasin. Okay po? Kasi yung salamin na yan ay pupwedeng maging dahilan ng ating kamalasan. At pupwede rin namang maging dahilan ng swerte sa buhay natin kung tayo ay marunong gumamit niyan. So dito po, para po paalala din po ito bilang ngayon po ay buwan ng Ghost Month. So paalala rin po itong video na ito, kaya ko po ito ginawa. So mabilisan ko lang po itong ginawa. Makinig po kayo. Para po ito mapaalalahan ng kayo ngayong araw ng Ghost Month. Kung kayo po ay bago sa aking channel, ako po ay may hiling sa inyo. Please like and subscribe po at i-share nyo po ang aking channel para po malaman din ng iba kung anong dapat nilang gawin kung may salamin sila sa bahay nila. At huwag nyo pong kakalimutan na i-hit po ang bell button dyan para po sa susunod na ako ay may upload na video, kayo po ay ma-notify. Okay po, so tayo po ay magpatuloy na dito sa ating topic na pag-iingat sa salamin. Paggamit ng salamin bilang pangontra sa mga bad energy o sa mga hindi kaaya-ayang tanawin. So dito po, malaki ang nagiging role ng salamin bilang para tayo ay maprotektahan sa mga bad energy o sa mga masasamang tanawin na nakaharap sa ating tahanan. So paano po ito gagawin? So ito po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa po, kayo ay nakatira. At ang tirahan ninyo, ang labas ng tirahan ninyo, yung harapan ng gate ninyo o ng pintuan ninyo, ay mayroong basurahan sa tapat ng kapitbahay. Yung kapitbahay ninyo may basurahan dyan. Dyan yan nilagay. So yung basurahan na yan ay nakatapat sa pintuan ninyo. Ay bad luck po yan. So ang anong pwedeng gawin dyan? Maglagay ka po ng salamin para po ibabalik po ng salamin yung bad view na yan. Yung masamang tanawin na yan ay hindi magkukos ng bad chi papasok sa bahay mo o bad energy papasok sa bahay mo. Haharangin niya ng salamin. Okay po, ibabak niya yan. Tapos po, bukod po dyan sa bad view na yan, yung basurahan na yan, kung halimbawa po ikaw ay nakatira ka sa sa lugar na mayroong shape ng bahay, yung bubong ng bahay, ang shape ay triangle. So triangle, nakikita nyo po sa mayayaman yan, di ba? Ang shape ng bubong nila ay pa-triangle. So yung patulis na yan guys, yan po ay napaka-bad luck po yan. Nagkukos po yan ng, yung natatapatan yan guys, nagkukos yan ng pagkalugmok. Okay po, kamalasan sa buhay. Kahit anong pagsisikap ng nakatira dyan, kahit dalawa pa silang maghanap buhay, kulang. Okay po? Hindi sila ganun kayaman. Hindi sila ganun aangat ng ganun kahit dalawa na silang nagtatrabaho. Kasi po, sila ay natututukan ng triangle shape ng bubong ng kapitbahay. So po, pwede pong gawin dyan, maglagay ng salamin para ma-reflect pabalik yung shape na yun. Okay po, yung shape na yun po, ayun po ay bad view. Isa sa mga bad view po yun. Na dapat hindi yan makaka-apekto sa'yo kung malalagyan mo yan ng salamin. Marareflect yan pabalik ng salamin doon sa may-ari. Okay po, sa kanya naman po yun, so walang mangyayaring masama sa kanya. Okay po, so para lang po hindi ka maapektuhan ng disenyo ng bubong niya. Okay po? So, yun naman po ay disenyo niya. So, maaaring hindi niya intensyon yun. Disenyo talaga nila yon. So, para po hindi ka maapektuhan nun, maglagay ka ng salamin. At, ito pa po. Kung sakali po
na ikaw ay nasa tabing kalsada or malapit sa kalsada. Marami pong nagdadaang sasakyan dyan. Napakarami at napakabibilis, guys. Ang enerhiya na dala ng napakabibilis na sasakyan na yan ay hindi maganda. Hindi magandang makapasok sa loob ng bahay yan dahil magiging mapanira yung enerhiya na yan. Dahil po sa bilis. So, anong gagawin mo dyan, guys? Lagyan mo ng salamin ang gate mo kung may gate ka. Or kung wala kang gate, sa may pintuan na lang, para po maharang ng salamin yung napakabibilis na sasakyan na yon. Yung energy po ng napakabibilis na sasakyan na yon. Hindi didiretso sa iyong bahay. Okay po? Doon lang sa kalsada mananatili ang energy na yon dahil hinarang yon ng salamin. Okay po? So isa po yan sa mga marami pa po ang pakinabang ng salamin. Pero yung mga binanggit ko po na yon, kung hindi ninyo malalagyan ng harang yon o ng cure, ay malaki po ang epekto sa buhay nyo yon. So kasabi ko nga po, kahit anong pagpapakahirap sa pagtatrabaho, ay parang kulang. Di po ba? Parang kulang, parang hindi umaangat ang pamumuhay. Mabagal ang pag-angat ng pamumuhay. Dahil po yun sa mga ganong sitwasyon. So dito po, tinalakay ko yun para doon sa may mga ganon, mga ganong suliranin. So i-check nyo po, lumabas kayo ng bahay, i-check nyo may ganon ba kayo na view. May ganon bang view sa harapan ng bahay ninyo? I-check nyo para i-cure nyo po. So ganun po ang pag-cure nun. Lalagyan nyo po ng salamin para hindi diretso pumasok sa bahay ninyo. Susunod po. Paalala ngayong Ghost Month. Sa mga may malalaking salamin sa loob at labas ng bahay, yung salamin na yan, guys, ay maaaring, kung ang salamin mo po ay nasa labas, halimbawa po, mayroong salamin sa labas, maaaring yung bahay mo or yung establishment o yung ito ay may tindahan, maaaring yung tindahan mo kung ano man yan at ang dingding mo ay salamin. Yung salamin na yan o yung mga reflector na salamin na yan, yung tinatawag natin na ganyan, eh kung po pwede pong muyan na lagyan ng harang. So lagyan mo ng tela yan, kung po pwede, lagyan mo ng tela yan, lagyan mo ng takip, o kung ano man po ang maitatakip mo dyan, ilagay mo po. Dahil ngayong ghost month po, marami po ang mga kaluluwang ligaw na naglalakad-lakad po sa ating kalsada, sa labas. Naglalakad-lakad po sila. So malaki ang chance na sila ay makulong dyan sa salamin na yan. Okay po? So para hindi po mangyari yon, kung maaaring lagyan ng takip, lagyan mo po. Ngayon kung hindi siya pwedeng lagyan ng takip dahil sa laki, halimbawa dingding mo yan, wall mo salamin. So hindi mo talaga pwedeng lagyan ng takip kung malaki yan. Maglagay ka na lang po ng asin dyan. Ilagay mo sa maliit na lalagyan, lagyan mo po ng asin at isang perasong bawang para po ma-prevent na makulong sila dyan sa dingding na yan, na sa salamin mong dingding o kung may salamin ka na nasa labas. Okay po, yan po ang gagawin mo. Sa loob naman po ng bahay mo din, kung may salamin ka sa loob ng bahay na malaki, maaari din po na takpan mo yan. Para po yung manginginain na ancestor ninyo, yung kaluluwa po ng ancestor ninyo, at yung mga household gods, ay hindi rin sila makulong dyan. Okay po? Yan po ang dapat pakatandaan sa panahon ng Ghost Month, na kapag tayo ay may salamin, kung hindi natin sila pwedeng takpan, maglagay na lang tayo ng asin at bawang sa lalagyan, kahit konti lang po, okay na yan, para ma-prevent na sila ay matrap dyan. Okay po? Paano naman gamitin ang salamin bilang pampaswerte? Madali lang po gamitin ang salamin bilang pampaswerte. Ito po ay sa pamamagitan ng pagharap o pagtutok ng salamin sa mga magagandang bagay o magagandang view. So dito po, maaari natin gamitin ang salamin sa ganitong pamamaraan. Maaari nyo pong itapat ang salamin sa inyong pagkainan para po madoble ang pagkain na nandiyan dyan. So, magiging double siya. So, mas marami ang pagkain na nasa hapagkainan. Pero po, kapag ginawa ninyo ito na itinapat ninyo sa inyong hapagkainan, ang salamin, meron po akong paalala dito.
Huwag niyo pong hayaan ang inyong lamesa na mawalan ng laman. So kahit isang platito lang ng prutas dyan, basta po dapat may laman. Okay po? So kahit anong prutas pa yan, kahit isang piling ng saging, basta po huwag niyong hayaan na ang lamesa ay walang laman. At yung pagkain po dyan na may, halimbawa may pagkain kayo dyan tinakpan ninyo, kung maaari, yung may takip, tabihan nyo po ng walang takip na pagkain, kagaya ng prutas, lagyan nyo po para po, kasi yung takip lang po ang makikita ng salamin. Hindi po makikita yung laman nun sa loob. So, lagyan nyo rin po ng mga prutas dyan para lagi pong nakikita ng salamin na yan po ay may laman. Wag na wag po talaga ninyo na, hayaan na walang laman yung lamesa, nakatutok doon ng salamin. Kasi po, katumbas po yun ng wala kayong makain. Alam niyo po yun, wala kayong pera pambiling pagkain. Yun po ang meaning pagka ganun. So, sikapin po kung gagamitin ang salamin bilang pang doble ng food o ng energy, ng magandang energy, sikapin may laman ang ating lamesa. Bukod po dyan, maaari mo pong gamitin din ang salamin. Kung kayo po ay may tindahan, kayo po ay may mini grocery, or kung tindahan na lang, or kahit anong business establishment pa po na meron kayo, gamitin nyo po ang salamin sa papanong paraan po sa inyong tindahan. Iharap nyo po ang salamin, iangulo nyo po ang salamin na nakatutok doon sa istante ninyo na punong-puno ng laman. Okay po? Dapat po ang salamin ay nakatutok sa istante na maraming paninda. Huwag nyo po ulit hayaan na natutok siya sa estante na walang laman o kukonte ang laman. Doon nyo po siya itutok sa punong-puno ang laman. At ito pa po, bilang pagpaparami ng customer, ang salamin po ay iangulo ninyo na nakikitang pumapasok ang mga customer. Nakikitang pumapasok po, papasok sa loob ang customer ha. Pero hindi po, huwag nyo pong itatapat sa pintuan ang salamin. Dahil masama po ang meaning niyan. Ibig sabihin niyan, pushing away customer. Okay? So pinapalayo nyo yung customer. Kapag tinutok po sa pintuan ang salamin na nakaharap sa labas, yan po ay pushing away energy. Okay? So ang gawin nyo po, iangulo nyo. Ilipat nyo na hindi tatapat sa pinto. Pero makikita yung pagpasok ng tao or yung mga bumibili. Okay po? Maaring ilagay sa gilid, iangulo nyo lang po na hindi nakatutok na direkta sa labas. Okay po? Sa mga tindahan, yung mga sari-sari store, maaari po ninyong ilagay sa isang gilid na makikita yung pagbili ng customer ninyo na hindi nakatapat sa mismong pintuan ng tindahan. Okay po? Kasi pwede po ninyong gawin yun, iangulo nyo lang na makikita sila na bumibili para po dumoble. Nasa salamin po na madodoble po yan. Okay po? So yun po ang pwedeng gawin sa mga may tindahan. Okay po? Pero po, huwag nyo pong itatapat sa cash register ninyo ang salamin. Masama po yun. Hindi po dapat nakatapat ang salamin sa cash register dahil po, draining energy ang tawag doon. So, imbis na magkalaman ang cash register, mauubos pa unti-unti ang laman niyan. Huwag po ninyong itatapat sa inyong cash register ang salamin. Ito po ay ilan lamang sa mga dapat bantayan at dapat alam para di kayo malasin sa pagkakaroon ninyo ng salamin. So, dito po guys, summary po ito ha, marami pa po. Pero ito po yung pinakamahalaga na tinalakay ko dito para matalakay ko rin po na itong panahon ng Ghost Month, dapat pag-ingatan din natin yung ating salamin. So kaya ko po ito ginawa, itong video na ito para po mapatnubayan po kayo. So sana po, kung kayo po ay bago sa akin channel, please like and subscribe po. I-share nyo po para mas lumawak po at mas dumami pa po ang ating matulungan. At maraming salamat po. Kung kayo man po ay may tanong, mag-comment lang po kayo. Okay po, masaya po akong talakayin ang mga comment ninyo. At sana po matulungan nyo po na lumawak ang ating channel. Maraming salamat po. Bye-bye po.